Devotion number 29. Magandang araw po, ang ating pong passage for today is mula sa Aklat ng Mateo, chapter 4, verse 17a. Na ang sinasabi dyan ay ganito. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ito ang salita ng Diyos. Ang pangangaral o pagtuturo ng Panginoong Jesus ng mabuting balita ay walang bahid ng kamalian. Wala itong error. At wala rin itong bahid ng kahinaan, ng loob. Hindi siya nagturo ng walang kasiguraduhan, katulad ng nakikita natin sa maraming mga ngaral ngayon. Okay? At saka sa kasaysayan, sa maraming nangaral sa kasaysayan, na marami sa kanila ay hindi sigurado, punong-puno ng kontrobersiya, punong-puno ng kalituhan, punong-puno ng kasinungalingan, at kulang-kulang sa katotohanan. Ang misyon ng Panginoong Jesus ay hindi upang makipagtalo o makipagdebate sa mga tumutuligsa sa kanya, kundi ang ituro ang katotohanan tungkol sa kaligtasan. At hindi lamang puno ng kasiguraduhan ang kanyang pagtuturo, kundi ito rin ay punong-puno ng otoridad. You know, yung mga scribes o yung mga eskriba o yung mga tagapagturo ng kasulatan noong panahong iyon ay hindi kayang magturo ng may otoridad. Dahil sa pinagdaanan ng sambayan ng Israel kung saan sila ay nakisalamuha na sa iba't ibang mga kaisipan at mga katuruan at mga tao may iba't ibang interpretasyon tungkol sa Biblia o sa Scripture, na yun ang naging dahilan para unti-unting mawala yung kanilang sense of authority. Maaring may mga nakikinig o naniniwala pa rin sa kanila, pero alam nila na matagal lang nawala ang kanilang otoridad sa pangangaral ng kasulatan. Kaya nga, maraming Hudyo nung panahong iyon ang hindi na ganun talaga katapat sa relihiyong Judaismo kasi wala na silang otoridad eh. Okay? May mga Hudyo na hindi na sila nirerespeto. Kaya ang authoritative na pangangaral ng Panginoong Jesus ay talagang nag-create ito ng matinding impact, kontrobersya at ingay dahil matagal nang walang nangaral o nagturo sa ganitong paraan. Katulad ng pagtuturo ng mga propeta, libong taon na o mga daang-daang taon na nakakaraan. Kaya nga mababasa natin sa Matthew chapter 7 verse 28 to 29, sabi diyan, namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautosan. O nagturo siya ng may otoridad. Parang ganoon ang sinasabi, di ba? At dagdag pa sa authority na ito ng Panginoong Jesus ay ang eksakto, no? Tumpak, no? Accurate na pagtuturo niya ayon lamang, okay? Remember, ayon lamang sa iniatas ng Ama sa kanya na ituro o sabihin sa tao. Walang labis, walang kulang. At sinabi niya ito sa John chapter 12 verse 49a. Nang sabi niya dito, sapagkat hindi ako nagsalita nang mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. Ayon sa otoridad ng Panginoong Jesus bilang ating Diyos. Now, ayon sa otoridad ng Panginoong Jesus bilang ating Diyos, ay pinahayo niya rin tayo, okay, sa lahat ng dako ng mundo upang kanyang maging kinatawan or ambassador. At ito yung sinabi niya sa Matthew chapter 28 verse 18 to 19. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya naman sa ating pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan, sa ating pagkuturo ng salita ng Diyos, ay gawin natin ito sa otoridad ng Panginoong Jesus. Kung saan, hindi dapat tayo mahiya o matakot, hindi tayo dapat mag-alangan na sabihin ang buong katotohanan kapag hiningi ng pagkakataon. Dahil ang nagkomisyon na gawin natin ito ay ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang ating pagbabahagi ay hindi mababaw na bagay. Hindi ito walang kwenta. Ang balitang ating itinuturo or isinishare sa kanila ay napakahalaga. Ito ang pinaka-importanting bagay sa buhay ng tao
na dapat malaman ng lahat. Kaya hindi dapat natin dito kahiya, hindi dapat nating tingnan ang ating sarili na maliit dahil, uy, ito lang naman ang alam ko eh. No, dahil ito ang pinakamakapangyarihan na bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil ito ang mag-determine sa eternal destiny ng bawat tao. So yun lamang po. Mag-ingat po kayo. See you tomorrow. Have a blessed day.